Altea's POV. Kaya mo ba silang pagbayarin? Kapag ba sinabi ko sa iyo ang lahat ay tutulungan mo ko? Kahit na ang sarili mong pamilyang may gawa ng lahat ng paghihirap ko? Sa tingin mo, sino ang dahilan ng lahat ng ito? Kaya mo ba? Kaya mo bang protektahan ang anak mo? Kaya mo bang kalabanin ang sarili mong pamilya? Tanong ko sa kanya habang walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Kaya ko. Kaya kong patunayan sa iyo na mahal kita. Ipaglalaban kita at kaya ko silang kalabanin. Mabuo lang ang pamilya natin. Kaya sabihin mo sa akin, sinong nanakit sa iyo? Umiiyak na tanong niya sa akin. Umiyak ako ng umiyak. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang sabihin sa kanya. Paano kung niloloko lang niya ako? Paano kung lilinlangin lang din niya ako? At sa huli, ako pa rin ang talo. Ako pa rin ang lubos na masasaktan. Thea, trust me. This time gagawin ko ng lahat para sa inyo ni Ophelia. Sabi niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Akala ko noon ang ginawa niyo sa akin Paloma ang pinakamasakit. Pero hindi pala. Ang tanga ko kasi nagtiwala ko. Nagtiwala ko sa mga tao na akala ko mahal ako at mahalaga ako. Ikaw na best friend ko. Niloko mo ako at pinagtaksilan. Ganon din si Paloma na akala ko kaibigan ko pero hindi pala niya ako tinuring na kaibigan. At si Candy, na akala ko kapatid ang turing sa akin. Pero siya ang sumira sa pagkatao ko. Sa hindi ko malamang dahilan kung ano bang nagawa ko sa inyong kasalanan para saktan niyo ako at paglaruan. Umiiyak na panimula ko sa kanya. Anong kinalaman ni ate dito? Nagtatakang tanong niya sa akin. Joaquin, umiiyak na tawag ko sa pangalan niya. Dahil pakaramdam ko hindi ko kayang sabihin sa kanya lahat. Sobrang sakit ng puso ko ngayon na para bang hindi ako makahinga. Babe, sabi mo na sa akin please. Anong ginawa niya sa'yo? Tanong niya ulit sa akin. Noong bagong kasal tayo, may binigay siya na vitamins sa akin. Sabi niya maganda daw para mabuntis ako. Hindi ko alam na buntis na ako kay Ophelia kaya uminom ako ng mga vitamins na yun pero hindi ko kayang ituloy ang sasabihin ko sa kanya. Umiyak ako hanggang sa napaupo na ako sa sahig. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang sakit na galing sa nakaraan. Ang lahat ng pinagdaanan ko noon kasama si Ophelia. Babe, niyakap niya ako at nagsimula na rin siyang umiyak. Munti ka na mawala si Ophelia nang dahil sa gamot na yun. Kaya sabihin mo sa akin, paano ko makukuha ang justice na para sa amin? Kung pamilya mo ang kalaban ko, paano ko ba kayo dapat patawarin sa mga ginawa niya sa akin? Kung habang buhay ang tinanim niya na sakit sa puso ko, Joaquin, sinira ng ate mong buhay ko. Sa wakas na sabi ko na sa kanya. Pero hindi ko nagawang ipagtapat ang lahat sa kanya. Hindi ko sinabi na nasa loob ko pa ang ibang trace ng gamot. Na may sakit ako at hindi ko na kayang mabuntis pa. Na walang kasiguraduhan ang buhay ko. Tumingin ako sa kanya at nakita kong nagulat siya. Nagbago rin ang aura ng mukha niya. Umigting ang panga niya at halatang galit siya. Alam ko na hindi ito mapakali. Napahilamos pa siya ng mukha niya. Magbabayad siya at sisiguraduhin ko na malalagot siya sa batas. Sabi niya sa akin at alam kong galit siya. Ito ba ang dahilan kung bakit galit na galit ka sa akin? Sorry kung hindi ko alam. Akala ko ako lang ang sinira niya pero dinamin niya pala kayo ni Ophelia. Pinalampas ko siya dahil kapatid ko siya pero hindi ko kayang hayaan na lang ang ginawa niya sa inyo. Sorry sa mga panahon na wala ako sa tabi mo at sa mga panahon na sinaktan kita. Hayaan mo kong bumawi at gumawa ng paraan para pagbayarin siya sa kasalanan niya. Aniya sa akin. Ramdam kong sinseridad sa salitang binitawan niya. Joaquin, kapatid mo lang siya sa ama. Hindi siya tunay na anak ni Mami. Pagtatapat ko sa kanya ng katotohanan. Hindi ko na kayang itago sa kanyang katotohanan. Ang sekreto na sinabi sa akin ni Mami. Ang lihim na matagal ng tinago para lang mabuo ang pamilya nila. Anong sabi mo? Paano mo nalaman? Nuutal na tanong niya sa akin. Sinabi sa akin ni Mami, hindi mo siya kapatid na buo. Nagtaksil ang daddy mo sa mami mo, kagaya ng ginawa mo sa akin. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Kaya pala may kakaiba kay Mami. Kaya pala malayo ang loob niya kay ate. Dahil hindi niya pala ito anak. Hayaan mo kung tulungan ka ngayon. Kahit hindi mo na ako mahalin ulit, makuha mo lang ang justice na hinahangad mo. Alam ko na mahirap nang ibalik ang pagmamahal at tiwala mo sa akin. Kaya naunawaan ko na ngayon kung bakit nilalayo mo sa akin sa Ophelia. Alam ko na rin kung saan ang galing ang lahat ng galit mo sa akin. Kasi deserve ko.
Kasi mali ko. Hindi na ako maghahangad ng kahit ano, Thea. Tanging si Ophelia lang. Sana hayaan mo kong bumawi sa anak ko. Hayaan mo kong maging ama sa kanya. Hayaan mo punan ko mga taon na wala ako sa tabi niya. Gamitin mo ko hanggang sa mawala ang sakit na dinulot ko sa puso mo. Umiiyak na sabi niya sa akin. Nasaktan ako sa sinabi niya pero tama siya. Hindi ko kayang ibigay ang puso ko sa kanya dahil sobrang nawasak ako. Sa loob ng 6 na taon, galit na lang ang meron sa puso ko. Sa ngayon ay hindi ko na siya kayang papasukin sa puso ko. Ang tanging magagawa ko ngayon ay hayaan siyang maging ama kay Ophelia. At kung totoo na tutulungan niya ako, ay tatanggapin ko ito. Hahayaan kita na maging ama sa anak ko. Pero kapag sinaktan mo siya, ilalayo ko siya sa'yo at hindi mo na siya makikita pang muli, sabi ko sa kanya. Hindi ko hahayaan na masaktan siya. Pwede ba akong dumalaw sa bahay niyo? Pwede ko ba siyang ipasyal? Kailan ang birthday niya? Anong mga hilig niya? Hinahanap din niya ba ako? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Matalino siyang bata, tinahanap ka niya. Kahit hindi niya sabihin sa akin ay alam ko na gusto kanyang makasama. April 19 ang birthday at mahilig siyang mag-drawing. Top 10 siya sa klase at mapagmahal siyang anak. Umiiyak na sagot ko sa mga tanong niya sa akin. Thank you. Thank you, Thea. Salamat dahil inalagaan mo at minahal mong anak natin. Pasasalamat niya sa akin. Mahal kong anak ko at siya ang lahat sa akin. Lahat ay kaya kong gawin, makasama ko lang siya. Kahit na muntik na niya akong iwan nung mga panahon na tumigil ang pagtibok ng puso niya para akong mamamatay. Pero mabuti ang Diyos dahil hindi niya ako hinayaang maging mag-isa. Hindi niya hinayaan na mawala sa akin ang anak ko. Kaya Joaquin, mahalin mo si Ophelia kasi darating ang araw na baka mawala ako. Gusto ko na nasa maayos siyang kalagayan kaya mangako ka sa akin. Namamahalin mo siya kagaya ng pagmamahal mo kay Patricia. Napiliin mo siya at huwag mong gawin ang ginawa mo sa akin noon. Sabi ko sa kanya, hindi mangyayari yan. Mahal na mahal ko kayo. Pero tatanggapin ko kung sakaling wala na talaga akong lugar sa puso mo. Kasi alam ko na malalim ang sugat na iniwan ko sa'yo. At alam ko na kailangan ko yung pagbayaran sa'yo. Hindi ko magawang magsalita. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. Hindi ko siya kayang yakapin pabalik. Nasasaktan ako kahit hindi naman dapat. Gawin mo lahat ng nais mo sa akin. Tatanggapin kong lahat. Gamitin mo ko. Saktan mo rin ako. Basta ang kapalit mo na huwag mong ilayo sa akin sa Ophelia. Bulong niya sa tenga ko. Napabitaw siya sa akin dahil may biglang kumatok sa labas. Kaagad kong pinunasan ng luha ko na para bang walang nangyari. Ganon din siya. Umupo siya sa swivel chair ko. Nakatayo lang ako sa harapan niya. Nakatingin siya sa akin kaya umiwas ako ng tingin. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Candy. Taas na upa ito habang naglalakad. Habang papalapit sa amin, matalim din ang tingin na ipinupukol niya sa akin. Habang matamis naman ang ngiti niya sa kapatid niya. Bakit nandito pa yan? Paalisin mo na siya sa company mo, Joaquin! Pambungad na tanong ni Candy kay Joaquin. Anong ginagawa mo dito, ate? Kalmado na tanong ni Joaquin. Binibisita lang kita sa bago mong office. Bakit nandito pa siya? Paalisin mo na siya dahil hindi siya nababagay dito. She's my new secretary now. Baliwala na sagot ni Joaquin. Bakit kailangan mo pa siya maging secretary kung nandyan naman si Paloma? Baka lokohin ka lang niya at agawin sa yung kumpanya mo. Wala ka sa posisyon para diktahan ako sa mga dapat kong gawin. Magtatrabaho siya dito sa ayaw at sa gusto niya. Kung ayaw niya na pati ang anak niya, mawala sa kanya. Sagot ni Joaquin kay Candy. Tama yan. Para ilugar niyan, tapang niya. Nakangisi na sabi ni Candy. Alam ko na nagbubunyi siya ngayon kaya hayaan ko na muna siya. Magtrabaho ka na, Thea. Utos sa akin ni Joaquin. Tinignan ko siya ng masama pero mapupungay ang mga mata niya na para bang may ibig sabihin. Tahimik akong pumunta sa table na nilaan niya para sa akin. Hindi ko alam pero ramdam ko na dapat ako magtiwala kay Joaquin. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi ako sigurado sa mga sinabi niya kanina. Nasabi ko na sa kanyang lahat, dapat ko ba talaga siyang pagkatiwalaan? Tama ba ang ginawa ko? Paano kung patibong lang ang lahat? Mga tanong ko sa sarili. Sinimulan ko ng trabaho ko kahit nalabag sa loob ko. Nandito pa rin si Candy. Mukhang binabantayan niya ako. Habang nakaupo ako at abala sa ginagawa ko, ay biglang may dumating na documents. Nang buksan ko, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Totoo ba to? Tanong ko sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na nakikita ko ngayon. Totoo ba ito? Talaga bang ginagawa niya ito ngayon? Ang bilis na para bang hindi ko kayang paniwalaan.
Tumingin ako kay Joaquin na ngayon ay abala sa mga papers, hindi sa lumingon sa akin, habang si Candy ay nasa couch pa rin nakaupo. Tumayo ko at pumasok ako sa banyo. Dala-dala kong envelope at ballpen. Pagpasok ko sa loob ng banyo, nagunahang pumatak ang mga luha ko. Hindi ko akalain na gagawin niya to. He signed the annulment paper. He's now setting me free. Pinapalaya na niya ako. Mahal ba talaga niya ako para palayain niya ako ng ganito kabilis? May kumirot sa puso ko sa hindi malamang dahilan. Hindi ba itong gusto mo? Masaya ka na ba ngayon, Thea? Tanong ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ko natanong ang sarili ko ng ganito. Oo, dapat maging masaya na ako kasi sa wakas, magiging malaya na ako. Nanginginig ang kamay ko habang pinipirmahan ko ang annulment paper na nasa harapan ko. Habang pinipigilan ko mga luha ko na bumuhos ng sobra, humihikbi ako dahil masakit ang puso ko. Pero bakit ko ito nararamdaman? Bakit? Dahil lang alam ko ito ang nais ko. Ito ang matagal ko nang hinihintay. Pagkatapos kong pumirma ay kaagad kong ibinalik sa loob ang envelope. I wipe my tears. Inayos kong sarili ko bago ako lumabas sa banyo. Kaagad ako lumabas at dumiretso sa mesa niya. Nilahad ko sa kanyang envelope na kaagad naman niyang kinuha. Umatras na ako at kaagad na pumunta sa table ko. Kinuha kong bag ko at kaagad ko itong kinuha. Mabilis akong lumabas sa office ko. Wala nang dahilan para manatili pa ako ng kumpanya. Siguro sisimulan ko na ulit ang buhay ko. Ang buhay namin ni Ophelia. Alam ko na alagaan niyang company. Kakayanin kong kunin ang hustisya kahit hindi na ako may hawak ng kumpanya. Habang nagmamaneho ay malabong mga mata ko dahil sa mga luha ko. Naisip ko na ang pera na meron ako ngayon ang gagamitin ko para sa negosyong itatayo ko. Matutupad ko ng pangarap kong buhay kasama si Ophelia. Pagpasok ko sa bahay ay kaagad ko niyakap ang anak ko. Umiyak ako habang yakap siya ng mahigpit. Mami, may nanakit na naman po ba sa inyo? Yun ang unang tanong niya sa akin. Kaya lalo akong umiyak. Baby, from now on, palagi mo nang makakasama ang daddy mo. Di ba yun ang pangarap mo? Sabi ko sa kanya. Yes po, pero alam ko po na masasaktan ko kayo. Dahil alam ko na hindi kayo happy. Kasi mami, gusto ko happy ka po palagi. Pero lagi ka nalang umiiyak dahil sa akin. Umiiyak na sabi niya sa akin. Baby, huwag mo nang isipin yan. Hindi ako sad. Masaya ako para sa'yo. Dahil finally, I granted your wish. Sorry kung natagalan and thank you for your understanding, anak. Na kahit hindi mo kailangan gawin ay ginagawa mo para sa akin. Ako ang mami pero ako ang iniintindit inaalagaan mo. Ako ang iniisip mo palagi. Kaya this time, hayaan mo ikaw naman, anak. Maging happy ka at huwag na huwag mong iisipin na hindi masaya si mami. Kasi masaya ako. Me and your daddy already agreed to the annulment but it doesn't mean na hindi na tayo magiging family. Sabi ko sa kanya. Mami! Umiiyak na sabi niya sa akin. Don't cry. Everything will be fine. Hindi na ako magiging hadlang sa inyo ng daddy mo. But promise me na hindi mo sasabihin sa kanyang tungkol sa sakit ni mami. Sabi ko sa kanya. Mami! I love you! I love you, mommy! Paulit-ulit na saad na sa akin habang umiiyak siya. Mahal na mahal din kita, anak. Promise me na hindi mo ko iiwan. Hindi ko kaya na wala ka. Malambing na sabi ko sa kanya at pinunasan ko mga luha niya. Hindi po kita iiwan, mommy! Mahal na mahal po kita! Sana po lumaki na ako kaagad para ako magiging doktor mo! Sagot niya sa akin. Baby, don't say that. Gusto ko na mag-enjoy ka. Ayoko na bata ka pa tapos problema na agad ang iniisip mo. I want you to enjoy your childhood. Hindi ka pa adult. Hayaan mo ko mag-handle ng mga problema ko, okay? Sabi ko sa kanya. Okay po, mommy. Ayoko nang umiyak sa harapan niya kaya ngumiti na ako. Umakyat na kami sa silid namin. Nagbihis ako at umupo kami sa sahig. Hinayaan ko siyang maglaro habang ako inaayos ang mga kailangan ko sa negosyo na ipapatayo ko. Hindi ko na malayan ang oras dahil alas 5 na pala. Habang abala kami ay may biglang kumatok sa pintuan. Ako na po, mami, magbubukas ng door! Sabi sa akin ni Ophelia dahil tatayo sana ako. Okay po, nakangiting sagot ko sa kanya at hinayaan ko lang siya. Naglakad ito para buksan ang pintuan. Daddy! Narinig ko na tawag niya sa nasa labas ng pintuan. Hindi ako lumingon sa kanila. Pinilit ko na hindi lumingon. Biglang bumigat ang pakiramdam ko.
Mommy, Daddy is here po. Masiglang sabi sa akin ng anak ko. Ayaw ko man ay lumingon ako nang wala sa oras. Nagtagpo ang mga mata namin ni Joaquin. Hey, dadalawin ko lang si Ophelia, sabi niya sa akin. Okay, matipid na sagot ko sa kanya at ibinalik ko ang atensyon ko sa ginagawa ko sa laptop ko. Gusto mo bang maglaro tayo, baby? Tanong ni Joaquin kay Ophelia. Tapos na po ako mag-play, Daddy. It's time to do my assignment na po. Sagot ni Ophelia sa daddy niya. Thea, pwede ba na? Hindi mo na kailangan magpaalam pa, Joaquin. Gawin mo mga nais mo, basta nakakabuti sa kanya. Putol ko sa anuman niyang sasabihin. Thank you. Mahinang sabi niya sa akin. Hindi na ako kumibot, tahimik lang ako. Naririnig ko rin sila nag-uusap at hindi ko na lang sila inabala. Lihim ako napapangiti dahil ramdam kong saya ni Ophelia. Nakakatuwa na malambing si Joaquin sa anak niya. Naririnig kong tawanan nila. Nag-focus ako sa ginagawa ko hanggang sa nagpaalam sila na bababa na. Okay, sagot ko kay Joaquin at hindi ko siya tinapunan ng tingin. Pagkalabas nila ako mantatayo sana ako pero nawala na naman ang lakas sa mga binti ko. Hindi na naman ako makalakad. Pumatak na naman ang luha ko. Nanatili na lang ako sa pwesto ko. Hinihintay ko na bumalik ulit ang lakas ng mga paa ko. Mommy, dinner time na po, sabi sa akin ni Ophelia. Kayo na lang, baby, hindi pa ako hungry. May mga tatapusin lang si mommy na work. Sama ka na sa daddy mo, nakangiting sabi ko sa kanya. Lumapit at tiyakap ako sa baybulong sa tenga ko. Mommy, masakit po ba ang legs mo? Mahinang bulong niya sa akin. Yes po, kaya sumama ka na sa daddy mo. Mawawala rin ito mamaya, mahinang sagot ko sa kanya. Okay po, mommy, babalik po ako kaagad. Nakangiting sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Lumabas na siya. Alam ko naman naaalagaan siya ni Joaquin. Kinuha kong phone ko dahil gusto kong makausap si Veronica. Tumawag ako dahil namimiss ko na rin siya. Hey, kamusta ka na? Tanong ko sa kanya. Okay naman ako, ate. Kayo, kamusta na kayo ni Ophelia? Nakangiting tanong niya sa akin. Alam na niya, sabi ko sa kanya. Oh my G! Anong reaksyon niya, ate? Nagulat na tanong niya sa akin. Nagulat siya, hindi niya inaasahan. He already signed the annulment, sabi ko kay Veronica. Are you happy, ate? Oo, masaya ako, sagot ko sa kanya. I want you to be happy, ate. Kung saan ka sasaya ay lagi lang ako nandito para sa'yo, aniya sa akin. Veronica, nagiging worst na yung mga paa ko, naiiyak na sabi ko sa kanya. Ate, naiiyak na tawag niya sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, kaya sana alagaan mo si Ophelia. Sa'yo ko siya ipagkakatiwala. Wala akong ibang alam na magmamahal sa kanya kagaya ng pagmamahal mo sa kanya. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Ate, huwag ka namang ganyan. Bakit parang namamaalam ka na? Ate, gagaling ka pa. Kahit gaano pa kaliit ng chance, kakapit tayo. Gusto mo bang umuwi ako dyan? Aalagaan kita, ate. Lalaban tayo, kagaya ng ginawa natin noon. Naiiyak na sabi niya sa akin. Okay lang ako. Huwag mo kong isipin palagi. Sinasabi ko lang na sa'yo ko iiwan si Ophelia. Sapat na lahat ng ginawa mo sa amin at hindi ko kakayanin na hanggang ngayon magiging pabigat pa rin ako sa'yo. Kasi may sarili kang buhay at hindi ako kasali doon. Ipinagkait ko na sa'yo ang ilang taon. Hanggang ngayon ba naman? Naiiyak na sabi ko sa kanya. Ate! Umiiyak siya. Hindi na siya nagsalita at pinatay na niyang tawag. Hindi ako nawawala ng pag-asa, pero gusto ko lang maging handa. I wipe my tears dahil ayaw ko nang makita ako ng anak ko na umiiyak na naman ako. Napalingon ako sa pintuan dahil bumukas ito. Nakangiti ang anak ko kasama si Joaquin. May dala silang mga tray. Mommy, sabay na po tayo mag-dinner, sabi niya sa akin. I tried my best to hold my tears dahil hindi ko nais na makita ako ng anak ko na ganito. Natatakot ako kapag lumaki na siya. Sobrang buti ng puso niya at takot ako na masaktan siya kagaya na nangyari sa akin. Hindi ko makakaya na may manakit sa kanya. Anong mga dala niyo? Tanong ko sa kanila. Gusto daw niya na dito kumain. Ayaw kumain sa baba, si Joaquin nang sumagot sa akin. Baby, bakit? Malumani na tanong ko sa kanya. I want to be with you, mommy. At gusto rin po ni daddy na sama-sama tayong kumain, sagot niya sa akin. Hindi ko tinapunan ng tingin si Joaquin. Ngayon na alam na niyan lahat ay nakakaramdam na ako ng hiya.
na hindi ko naman dapat maramdaman. Thank you, baby. Kain na tayo. Sabi ko sa kanya. Mami, mamasage ko pong legs mo mamaya. Bukas po sasamahan ulit kita magtanim ng mga flowers. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang idea na magtanim ako ng flowers. Pagsasabihan ko na talaga siya mamaya ng masama ang magsinungaling. Okay lang po ako, kumain na tayo. Sabi ko sa kanya. Hindi ka ba papasok sa office? Biglang tanong sa akin ni Joaquin. Hindi na, si Julina. Magaling siya sekretary. Sagot ko sa kanya. Pumasok ka pa rin, kailangan ka doon. Sabi pa niya sa akin. Joaquin, hindi na ako pwede doon. Sabi ko sa kanya. Kailangan kita doon. Kailangan ka ng company niyo. Sabi niya ulit sa akin. Tumingin ako sa kanya at nakita kong lungkot sa mga mata niya. Pag-iisipan ko, sagot ko sa kanya. Pumasok ka pa rin, kahit hindi araw-araw ay kailangan nandun ka. Sabi sa akin ni Joaquin. Sige, tipid na sagot ko sa kanya kahit na hindi pa ako sigurado. Nakaupo kami tatlo sa sahigabang kumakain. Daddy, masarap po ba yan? Tanong ni Ophelia kay Joaquin habang nakaturo sa pagkain ng daddy niya. Masarap siya, baby. Do you want to try it? Tanong ni Joaquin sa anak niya. Opo, I want some. Sagot ni Ophelia. Here, sabi ni Joaquin sabay subo sa anak niya. Masarap po. Mommy, do you want to try it? Biglang tanong niya sa akin. Oh, hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil sinubuan ako bigla ni Joaquin. Napatingin ako sa kanya at nakangiti silang dalawa na anak ko. Pinanliitan ko siya ng mga mata. Napilitan akong nguyain ang sinubo niya sa akin na pagkain. Di ba, Mommy, masarap po? Nakangiting tanong sa akin ni Ophelia. Oo, baby. Nauutal na sagot ko sa kanya. Pero masarap naman talaga ang pagkain. Medyo nakaramdam lang ako ng hiya sa kanya. Gusto mo pa? Tanong sa akin ni Joaquin. Hindi na. Mabilis kong sagot sa kanya. Ayoko sa idea na magkasalo kami sa iisang kutsara. Oo, naghalikan kami pero wala lang yun sa akin. Dahil kasama yun sa plano ko. Hindi ko alam pero naiilang ako sa uri ng tingin niya sa akin. Parang hindi ko tuloy malunok ang kinakain ko. Panaiiwas rin ang tingin dahil nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. May kakaiba talaga sa kanya and I'm not comfortable. Kaagad kong tinapos ang pagkain ko. Pasalamat ako dahil bumalik ng lakas ng mga binti ko. Kaya kaagad akong pumasok sa banyo para magsipilyo. Ilang sandali lang isumod sa akin ang anak ko. Inasikaso ko rin siya. Okay ka na po ba, Mami? Tanong niya sa akin. Yes, baby, okay na ako. Sagot ko sa kanya. Mami, bakit hindi na lang tayo bumalik sa US? Para dun ka po magpagamot? Biglang tanong niya sa akin. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko sa kanya. Kasi po palagi na po kayong ganyan. Bako po kapag pumunta tayo dun, magpagamot ka po nila. Mami, hindi ko kaya nakakita kitang hindi makatayo. Hilam ang mga luha sa mga mata niya habang sinasabi niya yun sa akin. Anak, okay lang ako. Hindi ako aalis nang hindi kita kasama. Paano ang daddy mo? Di ba gusto mo siyang makasama? Sagot ko sa kanya. Tinanong ko rin siya dahil alam ko na ngayon pa lang sila magkakasama ni Joaquin at ayaw kong ipagkait yun sa kanya. Lalo na ngayon na nangako na ako sa kanya na hahayaan ko na siyang makasama ang daddy niya. Bakit hindi na lang natin sabihin kay daddy? Naiiyak na sabi niya sa akin. Hin, anong dapat kong malaman? Bakit umiiyak si Ophelia? Biglang tanong sa amin ni Joaquin. Wala naman. Napag-usapan lang namin na ipasyal mo siya at hindi ako sasama kaya naiyak siya. Sagot ko sa kanya. Totoo ba, baby? Tanong niya kay Ophelia. Yes, daddy. Sagot ni Ophelia habang pinupunasan niya mga luha niya. Hindi kami mamamasyal nang hindi ka kasama. Biglang sabi ni Joaquin sa akin. Kayo na lang, mabait si Ophelia at hindi ka mahihirapan sa kanya. Sabi ko sa kanya. Okay, sagot ni Joaquin at nauna na lumabas sa banyo. Kakaiba rin ang boses niya, para bang naiinis siya sa akin. Baby, alam ko na bad ang magsinungaling, kaya ito nang huli, okay? Huwag mo kong gayahin. Kausap ko sa anak ko. Opo, Mami, sagot niya sa akin. Gumiti ako sa kanya, nauna na siyang lumabas sa akin. Paglabas ko'y nandito pa sa loob ng kwarto si Joaquin. Mami, dito po ba matutulog si Daddy? Sabi sa akin ni Ophelia. Sige baby, tabi kayo doon sa room mo. Sagot ko sa kanya.
Naging tahimik ang paligid. Nagtataka ako kaya lumingon ako sa kanila. Nakatingin silang dalawa sa akin na parabang may mali sa sinabi ko. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Tanong ko sa kanila. Ganun mo ba ako kaayaw makatabi? Malungkot na tanong sa akin ni Joaquin. Napalunok ako dahil hindi ko inaasahan na tatanungin niya ako. Parang nalunok kundila ko kaya matagal pa bago ako nakasagot sa kanya. Gusto ko lang kayong bigyan ng time ni Ophelia. Sagot ko sa kanya, tumiwas ako ng tingin sa kanya. Baby, next time na lang ako matutulog dito. May kailangan pa akong gawin at tapusin na work. Okay lang ba? Tanong niya kay Ophelia. It's okay po, Daddy! Masigla pa rin na sagot ni Ophelia. Hindi ko alam pero pakaramdam ko na ako ang hadlang sa kanila. May mali ba sa naging sagot ko sa kanya? Napatanong na ako sa sarili ko. Bigla ko na konsensya sa hindi ko malaman na dahilan. Okay, good night. I love you and see you tomorrow, baby. Malambing na sabi niya sa anak ko. Malambing na sabi niya sa anak namin. Narinig kong pagsara ng pintuan. Napatingin ako sa pinto. Hindi siya nagpaalam sa akin. Pero bakit nga ba siya magpapaalam pa? Ngumiti na lang ako sa anak ko. Pinahiga ko na siya at nagbasa ako ng favorite niyang story bago siya matulog. Nang nakatulog na siya ay pumunta ako sa terrace at dala kong laptop ko. Gusto kong maghanap ng lugar saan ako pwedeng magtayo ng coffee shop. Gusto kong maghanap ng lugar kung saan ako pwedeng magtayo ng coffee shop. Naisip ko na magandang negosyong coffee shop. Noong nasa US ako'y nag-workshop ako kaya itong naisip kong itayo. Habang nagbe-browse ako'y biglang tumunog ang phone ko. Nakita ko na si Joaquin ang tumatawag at hindi ko namalayo ng oras dahil alas 3 na pala ng madaling araw. Masyado ako naging abala sa ginagawa ko na pati oras ay hindi ko na napansin. Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko ba o hindi. Hinayaan ko muna pero tumawag ulit siya. Tinititigan kong phone ko. May umuudyok sa akin na sagutin ang tawag niya. Wala sa sariling pinindot kong answer button at tinapat sa tenga kong phone ko. Hello? Sagot ko sa kanya. Teya, gising ka pa? Lasing na tanong niya sa akin. Lasing ka ba? Nasaan ka? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Hindi ako lasing, nakainom lang. Gusto ko lang marinig ang boses mo bago ako matulog. Sagot niya sa akin. Pero alam ko na lasing siya. Lasing ka, matulog ka na. Sabi ko sa kanya. Ayaw mo ba talaga sa akin? Ayaw mo ba akong kausap? Galit na galit ka sa akin? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Matulog ka na, anong oras na? Sabi ko sa kanya. Gago ako diba? Kasi sinaktan kita. Kahit na mahal kita. Wala akong kwenta kasi pinabayaan kita. Sa mga taon na nawala ka, ang buong akala ko'y okay ka lang. Pero hindi pala, dahil sobrang nahirapan ka. Ipapakulong ko sila. Silang nanakit sa'yo. Kasama ang sarili ko. Alam ko na, deserve kong makulong. Sa mga pananakit ko't pambababae ko noon, alam ko na sobra kitang nasaktan. Alam ko hindi ka naniniwala sa akin pero mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita na huli ko nang na-realize. Umiiyak na pahayag niya sa akin. Napatakip ako ng bibig ko para hindi lumabas ang hikbi ko. Naiyak rin ako sa mga narinig ko mula sa kanya. Bakit ngayon pa? Bakit hindi pa noon? Teya, thank you dahil hinayaan mo kong makasama kong anak ko. Alam kong wala kong kwentang ama. Wala kong kwentang tao. Pero gagawin kong lahat para matulungan ka. Mula sa araw na ito, pinapalayan na kita, Teya. Ramdam ko na wala na akong puwang sa puso mo. Ito na sigurong parusa sa akin sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo noon. Nasaktan ako dahil tinago mo si Ophelia pero alam kong deserve ko ito. Nawala akong karapatan na masaktan. Teya, mahal kita. Mahal na mahal kita pero kailangan ko nang tanggapin na wala na akong pag-asa sa iyo. Pangako, gagawin kong lahat para kay Ophelia. At gagawin kong lahat para makulong siya kasama na ako. Maging masaya ka. Mahal kita. Sabi niya sa akin at pinatingnan niya ang tawag. Umiyak ako ng umiyak. Hindi ko nagawang magsalita. Bakit parang totoo ang mga sinabi niya? Ramdam ko yung sakit sa mga binitawan niyang salita. Napahawak ako sa puso ko. May kirot akong nararamdaman at parang hindi ako makahinga kaya hinahampas kong dibdib ko. Mahal ko pa ba siya? Bakit ako nasasaktan? Bakit ako umiiyak? Bakit ko to nararamdaman ngayon? Tanong ko sa sarili ko. Bakit kaya apektado si Altea sa lahat ng mga sinabi ni Joaquin? Mahal pa kaya niya ang dating asawa? Ngayon ay may alam na si Joaquin sa mga naging kasalanan ng pamilya niya kay Teya. Magawa kaya niyang proteksyonan si Teya at Ophelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.